Hi guys, good evening, no? Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kasi may mga nagko-comment sa akin na hindi daw ako namamansin doon sa message nila sa akin sa Messenger. Alam niyo guys, yung dati kong account, no, na alam ko na yun yung na-search ninyo at doon kayo nagme-message. Dati-dati, sumasagot ako, di ba? Pero ngayon, hindi na po active yun, guys. Kasi, hindi ko na ginagamit. Kasi nga, ay nasira yung isang cellphone ko. Kaya, hindi ko na siya nagagamit sa ngayon. Kaya, wala po akong nababasa. Kaya nga, nagsosorry ako sa inyo. Kasi, sinabi, may mga nagsasabi kasi na hindi daw ako namamansin, no, sa mga comment nila sa akin at saka sa mga request nila na mga igagawan ko ng mga video. Kasi nga guys, uulitin ko, hindi ko na po ginagamit sa ngayon yung dati kong account kasi nga ay syempre nasira yung isa kong cellphone. Itong account ko na to na ngayon ay bago ito lang ito guys. Alam ko na hindi ninyo ma-search yung mga iba kasi nagtatry din yung mga iba na mag-search sa akin pero hindi daw nila ma-search itong bago kong account, no. So, pwede naman po kayong mag-comment pero mga good comment lang kasi at kung ano yung mga tatanungin ninyo, masasagot ko naman sa comment box, diba? So, ito lang yung masasabi ko kasi sana ay huwag naman po kayong magtampo kasi nga yung dati pong account ay hindi ko na po ginagamit. Kung tungkol naman sa mga katanungan ninyo na ano ba ang palatandaan kung ang babae ay maraming sumasaw-saw sa kanya. Alam niyo, natatawa ako ngayon kasi matagal na akong hindi nagtatapit, no, ng mga open-minded. Pero since na may mga tanong po kayo, no, ay sasagutin ko. No. Alam niyo, based sa mga kwento, no, kuminsan ng mga lalaki kasi nga ay hindi naman maiwasan na habang nandun sila, no, na nagme-merienda o okay, nag-uusap sa harapan ng tindahan mo, ay hindi mo talaga maiwasan na maririnig mo yung mga pinagkukwentuhan nila, guys. Kaya nga, voice talk, no? Pero ako kasi, ay hindi naman tayo bingi para hindi natin marinig kung ano yung mga pinag-uusapan nila, no? Alam niyo guys, pagka marami daw ang sumasawsaw sa isang babae, ay talagang feeling mo ay talagang ang luwang-luwang na daw guys at saka mabaho daw yung bulaklak ng isang babae kasi iba-iba po yung katas na pumapasok doon sa bulaklak ng isang babae kaya yun po yung mga naririnig ko na kwento ng mga kalalakihan, no. Kahit hindi po ako nagtatanong kasi may mga time na talagang naririnig ko po yung mga kwentuhan nila at syempre yung babae daw pagka marami ang sumasawsaw ay parang yung sobrang open po, open-minded siya, no, na kung minsan ay parang wala siyang hiya na magbanggit, no, ng mga malalaswa na mga bagay o mga salita, no, pagkakaharap niya yung mga kahit mga lalaki, ganun at saka napapansin mo doon sa galaw niya guys na medyo magaspang ang kanyang galaw at yun bang pagka tumitig ay parang yung ano, iba daw yung titig niya, yung bang titig na nagpapapansin, no? Kasi pagka pagka mahingin po kasi okay ay hindi po malandi ang isang babae ay hindi siya ganun na
pagkapag tumingin, alam niyo yung tingin, parang nahihiya yung mga babae na hindi masyadong yung bang hindi malandi. Pero pagka talagang ang babae ay malandi, ay talagang wala siyang, para daw siya yung pagtumingin ay parang eye to eye kaagad na kahit sino sa mga lalaki, ganun daw, na parang nagpaparamdam siya na may kakaiba, no? Na gusto niya, parang ganun. Kasi nga, alam niyo dito kasi sa amin, no, hindi maiwasan yung mga lalaki na magkumpol-kumpol, no? Lalo na pagka bumili sila, tapos may mga namimili din ng mga kakilala nila, o kaya ay hindi na maiwasan na maupo sila, tapos nagkukwentuhan, di ba? Alam niyo naman dito, hindi masyadong busy ang mga tao dito. Kung wala naman silang talagang trabaho, kagaya ng panahon ng sakahan o kaya panahon ng anihan, so hindi masyadong busy yung mga tao. Kaya ang nangyayari ay kung nakikita sila, ay hanggang inaabot pa sila ng isang oras, dalawang oras na nagkukwentuhan, kung ano-ano na lang yung pinagkukwentuhan nila. So ako naman ay bilang may-ari ng sari-sari store, syempre nandun ka, alangan naman na hindi mo marinig kung ano yung mga pinag-uusapan nila. So ngayon ay kahit pa ayaw mo sanang dinggin, no, pero syempre maririnig mo pa rin kasi nga ay nandun ka na nagbebenta, kasi paalis din parating yung mga namimili. So maririnig mo talaga kung ano yung mga pinagkukwentuhan nila, kahit may mga kababaihan, guys, no. Kahit pa hindi ka nakikisali kung minsan sa mga usapan nila, pero naririnig mo talaga kung ano yung mga pinag-uusapan nila. So yun lang yung may i-share ako, kasi ito ay based sa mga experience ng mga lalaki na pinagkukwentuhan nila, guys. Kasi parehas din kami, pati kami mga babae kung minsan, no, ay nagkukwento din kami tungkol sa mga iba't ibang bagay, no, ng mga sekreto ng mga babae. Alam niyo na yung mga yon, no. Ganun din sa mga lalaki, guys, pag sila ang nag-uusap, no. Kaya alam na nila, o kabisado na nila yung babae, kung ang babae ay maraming sumasawsaw, kung ang babae ay mahinhin, kung ang babae ay talagang disiplinada. Alam na nila yan, guys, sa pamamagitan lang ng galaw niya, at saka sa pamamagitan ng pagtingin lang sa kanyang mga galaw. So yun lang yung may issue ko, kasi maraming mga nagtatanong sa akin, no, at meron na akong dati na video na ganito. Pero syempre yung mga bago siguro na subscribers ko, na curious lang, no, kasi nga hindi nila napanood yung video ko na yon, ay syempre mga curious lang sila na nagtatanong. Ako naman ay sinasagot ko naman basta may time ako, kasi eto nga yung content ko, di ba? So eto lang yung masasabi ko sa katanungan ninyo, and I hope na nasagot ko o nabigyan man lang kayo ng konting kaalaman para alam niyo naman, no, alam niyo ang mga senyales, at para alam niyo kung sino yung mga iniiwasan ninyo. So mag-ingat-ingat lang kayo, guys, sa mga bago ninyong kakilala ng mga babae o kay lalaki. Kailangan kilalanin ninyo muna bago ninyo nagawan, o kaya bago kayo makipagbutihan. Kasi ang hirap na makipagbutihan kayo agad na hindi mo kilala yung isang tao, yung isang babae o kay isang lalaki. So yun lang po, and maraming salamat sa inyong support sa akin. Bye bye.